Hi guys, I'm Roy. Sa video ito, pag-uusapan natin ang mga do's and don'ts sa modular kitchen cabinet. So, let's start. So, medyo matagal-tagal po tayong nawala, no? Dahil sa support niyo po, nagkaroon po tayo ng mga maraming projects. At dahil din po doon, nawalan kami ng oras para gumawa ng mga videos. Pero ang kinagandahan po noon, yung mga next na magiging advice natin, mas maganda. Katulad po nito sa modular kitchen cabinets, ano? Ito po yung mga nakita namin doon sa aming mga nagawa. Ano ba yung mga dapat at hindi natin dapat gagawin kapag tayo magpapagawa ng modular kitchen cabinet, ano? Para hindi nasasayang yung space natin, tapos na ma-maximize natin yung mga accessories nila. Actually, wala naman dapat standard itong modular kitchen cabinet. Kaso, dahil sa mga accessories na bibilhin natin, nagkakaroon. Katulad ng mga dish racks, mga ganyan. May mga sukat sila na dapat hanggang doon lang yung paglalagyan natin ng cabinet. So, ano ba yun? Mga 600, 800, 200, yung mga ganyang mga bagay. Pag-uusapan natin yun dito mamaya. So, ito po yung mga iiwasan natin kapag tayo po yung magpapagawa ng modular kitchen cabinet, ano? Ito po yung lababo namin. Unang-una pong iiwasan natin, concrete slab. Ito po. So, bakit iiwasan po natin yung concrete slab? Sayang po sa space. Ito pong kapal na to, pwede pa pong maging drawer to eh. So, kapag po kasi yung countertop lang yung ilalagay natin, manipis lang yun, 15mm lang po yun, 16 to 18mm lang siya. So, yung concrete slab natin, sayang yung space po. Cutlery yung pwede natin ilagay dyan, lagay ng mga kutsara at tinidor. Yung cabinet po natin dito sa loob, yung ilalagay po natin dito sa loob, liliit po siya. So, hindi po natin makukuha yung tamang adjustments niya. Halimbawa po, katulad dito, kung mapapansin nyo po, ayan, may divider siya. So, ito pong gitna, kung hindi po maayos yung pagkaka-divide, masasayang po. Kasi magkakaroon po tayo ng mga alanganing mga sukat. Kung hindi rin po maayos yung pagkakalagay ng lalim niya, magiging alangan po yung cabinet talaga natin. So, mas maganda po, clear lang talaga siya. So, next po na wag natin gagawin is yung flooring. Wag po natin iangat yung flooring. Bakit? Yung iba po sinasabi nila, iangat yung flooring para hindi pasukan ng tubig. Tama naman po yun. Kaso, ang magiging problema nyo po doon, kapag po nagkaroon ng leak yung inyong kitchen. So, halimbawa po, nagkaroon dito ng leak, yung ating flooring, kung hindi siya maayos o hindi maayos pagkakalibel sa kanya, mas stuck yung tubig doon sa likuran. Kung naka-slant pa siya, yung ating flooring, naka-pag-ganon, para po bumaba yung tubig, yung cabinet naman na ilalagay natin, mahihirapan tayong mag-align. Kasi yung ating pong paa, medyo malaki yun eh, mga ganito. So, 100 po yun. So, again, sayang po yung space. Kaya, ang pinakamaganda po, yung ating flooring, flat, actually, hindi siya flat eh. Kailangan po meron siyang floor drain. So, para kung kahit buhusan natin ng tubig yung ilalim ng ating kitchen cabinet, okay lang, mapupunta lang siya doon sa drain. Tapos, ma-align po natin yung ating kitchen base cabinet ng maayos, pati yung mga pintuan, ma-align natin ng maayos. Kasi kapag po, yun nga, naka-slant siya, na ganun, yung ating cabinet, magkakaroon po ng maraming kalso. Sayang po yung magiging design niya. So, dito po sa ating kitchen cabinet, ano, ang may sasuggest ko po, kailangan po, finish talaga siya. May pintura po yung likuran hanggang dun sa taas. Huwag niyo po siyang hahayaan na bare na semento lang. Kasi, syempre po, may mga tubig yan. So, baka masira yung ating semento dun sa likuran. Kailangan po, finish talaga siya. So, kung makikita niyo po yung pipe na yan, dito sa ilalim, dapat po wala kayong ganyan. Dapat po nakapasok siya dun sa dingding natin. Or nando dun sa labas. Pero mas maganda nakapasok siya sa dingding. Para po yung cabinet natin, kapag po ikinabit natin dyan, free lang siya. Hindi na po natin nilalagyan ng backer board yung likod ng ating mga sink. Open lang po yan para if ever man po na gagawin ni plumber yung ating mga pipes, wala po siyang magiging problema. Kasi kung, halimbawa po, ipipit natin yung butas doon sa butas ng mga pipes, tapos babakbakin niya, mahihirapan po yung ating plumber na ayusin. So, mas maganda po, okay lang siya, wala siyang backer board yung pipe natin. Isa pa po na isasuggest ko, kapag po bibili kayo ng sink, ganyan, medyo lakihan niya po ah. Huwag na po kayong bumili ng dalawang sink, mas maganda po isang mahaba.
Kasi kapag po dalawa, yung pants po natin, hindi po nagkakasya dun sa isang partition. So, mas maganda po, isa lang, para kahit yung frying pan natin, nakalubog dun sa ating sink. So, if ever man na magbababad tayo ng tubig, yung frying pan natin, nakalubog siya talaga. Ang mga nagiging problema kapag po yung dalawang partition, hindi po kasya. Kahit po yung mga kaldero minsan, hindi kasya doon sa isa. So, mas maganda po, isang malaki lang. So, ano ba yung malaki? Mga 600. Malaki na yun, 600 yung lapad. So, ito po yung mga gagawin natin. Kung gusto po natin ng mga modular cabinets, ano? Simulan po natin sa base cabinets. So, ito po yung tinatawag na toki. Yan. Ito pong ilalim na to. So, kailangan po ito nakapasok ng mga 50mm or 2 inches. Tapos, ang height po nito ay 100. So, bakit po 100? Kasi yung adjustable na paa po niyan, 100 yung pinaka mababa. So, mga 90. So, yun po. Para po meron kayong play na may aangat baba nyo siya. Yung floorings po natin ay hindi laging pantay or never pa kami nakita ng pantay na flooring. So, kailangan po natin yung adjustable na plinth. So, lalagyan po siya ng takip na ganito. So, ito pa, 100. So, ang height po ng ating base cabinet. So, ito pa, yung final height na. Ito kasi wala pa po siyang quartz or wala pa siyang countertop. Ang final height po niyan is 900 to 800. So, hanggang doon lang po kayo maglalaro. Actually, kadalasan po 850 to 900 eh. Pero katulad ko kayo na hindi gifted sa height. So, baka po pwede na yung 800. For standard talaga, 900 po. Adjustable naman siya. Ma-adjust naman natin yung ating mga kitchen cabinets kung saan po tayo komportable. Either 800 to 900. Kung gusto niyo pong na 950, bakit hindi? So, dito po sa ating range hood, ano? From range hood natin hanggang doon po sa ating quartz or countertop, ang sukat po namin dyan, 700. Bakit 700? Unang-una po, ayun po yung sinasuggest ng range hood na 700 yung height niya. Pangalawa po, kapag po maglalagay tayo ng quartz, meron po siya parang fascia na 100. Kung gusto po nating makatipid, pwede po tayo maglagay lang ng tiles na 60 ang height. So, saktong-sakto na po yun dito sa ating likuran. So, ang kadalasan po kasing nagiging problema, yung mga talsik. So, kapag po naka-ties kayo or diniretso nyo siya ng quartz, madali nyo po siyang mapupunasan. So, ayun po. 700 po yung dito natin. So, dito naman po sa ating mga hanging cabinets. Ang depth po niya sa amin is 400 to 300 lang. Kapag po mas mababa sa 300, parang wala na tayong may lalagay doon eh. So, 400 po para hindi kayo mauntog. Kapag po kasi ipapantay nyo siya, gagawin nyo siyang 600. Mauntog po kayo dyan eh. So, ito po almost eye level. So, madali nyo po siya makaabot. Yung sa height naman, yung sa ceiling, depende po yan kung gusto nyo siya na nakadikit sa ceiling or hindi. So, ayan po yung mga dos natin kapag po magpapagawa tayo ng mga modular cabinets. Yung mga sukat po, either 600, by the 100s po, or by the 50s yung ating mga sukat na mga base cabinets. No? So, dito po sa mga hanging cabinets, maganda po yan kung pare-parehas lang yung sukat ng mga pintuan. Kasi yun naman po yung kadalasan may kita eh. Yung base naman po kadalasan yan medyo nakatago. So, ayun. So, anong mga sukat po yung mga dapat natin ilagay, no? Dito sa ating mga modular kitchen cabinets, ano? Pinakamaganda po dito ay dapat po mag-start kayo sa hundreds. 200s, 300s, 400s, yan. Tapos, pwede rin by 50s naman. Kaso kung maglalagay ko ng mga accessories, ano, maganda, naka-post siya sa by the 100s. Ang ibig sabihin po nun, yung, alam mo, 200 millimeters, yun po yung lapad niya from outside to outside. So, yun po, 200, 300, yan. So, cooktop, kadalasan po sa mga cooktop na nai-install namin, 600 lang. So, pati po yung range hood niya, 600 lang din. Para hindi kayo masyadong mahirapan. Kung maliit lang naman yung family, di niya naman kailangan ng malaki. So, okay na yun. Maganda maglagay talaga kayo ng flashback eh, kasi yun na nga. Para kapag maglilinis kayo ng mga talsik ng mantika, madali nyo siyang malilinis. Kung semento kasi yan, likod na yan, or pintura lang, napakahirap linisin yan.
Tapos, depende rin sa materials na gagamitin nyo. Kami, ginagamit lang namin dalawa. Isang melamine board, tsaka isang PVC board. So, saan ba natin yun ginagamit? Yung PVC, ayun po yung waterproof na tsaka anay-proof. So, ginagamit lang namin yun, actually, sa undersink. Kung hindi naman binabaha yung bahay nyo, tsaka hindi naman inaanay, yun, undersink lang talaga siya. Pero kapag inaanay, yun, dun na tayo, naglalagay talaga ng buo na PVC yung ating kitchen. So, isa pa po sa wag natin gagawin, ano, wag po tayo maglalagay ng pintuan na pagkalaki-laki. Ang maganda po niyang lapad sa ating pintuan, mga nasa 400 lang, 400 mm lang. Kahit 500 eh. Medyo bumibigat kasi yung ating mga bisagra, no? So, ganda lang, 400, 500 pwede pa rin. Pero wag talaga kayong aabot ng 600, yung kalahati ng board. Kasi mabigat talaga siya. Tsaka pag binuksan nyo, alam mo yun, ang laki ng clearance. Yan po, so if ever na meron kayong questions, suggestions, and any other comments na po, regarding po sa ating video, comment nyo lang po sa baba at tatry po natin silang sagutin. So, yun na po. Thank you!